isang malaginip lang, pero magiging ito, paano? Ating alamin ito sa ating kwento para sa araw na ito, na may pamagat na ang panaginip niya ko. Genesis Kapitulo 28, Versikulo 10 hanggang 21. Umalis nga si Jacob sa Beer-seba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nag-aakyat baba doon ang mga anghel. Ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, "Ako ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito. Nakakahanga ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng langit." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob sa Panginoon, "Kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, makakainin at dadamitan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama. Ikaw po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kita sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito." Isang panaginip lamang pero magiging ito? Paano? Dahil ang ina naman ang panaginip niya ko ay mga pangako ng Diyos. Kaya naman kahit na sa panaginip ipinahayan ng Diyos ang kanyang pangako, tiyak na matutupad at natupad na nga ito kay Jacob. Ano-ano ang mga aral na dapat natin matutunan? Tapat ang Diyos. Tunay na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kaya mga bata, tularan natin ang Diyos na maging tapat tayo sa lahat ng bagay, sa ating pagsasalita at gawa. Higit sa lahat ay pagtapatan natin ang Diyos na siya ay ating paglilingkuran habang tayo ay nabubuhay. Maglingkod tayo sa Diyos sa kanyang bahay na siyang iglesia. Tulad ng sinabi ni Jacob na ang bahay ng Diyos ay pintuan o daan ng papasok ng langit, kaya tuloy lang tayo sa paglilingkod at pagsamba natin sa Diyos sa loob ng iglesia. Kahit ano ang mangyari sa ating buhay, ay lagi pa rin tayong sumunod sa mga utos ng Diyos. Tuloy na sa ating buong pananampalataya sa Panginoong Diyos ay nagawa siya ng mga pangyarihang gawa sa buhay natin. Kaya para sa ating memory verse, Job Kapitulo 27, Versikulo 5. "Hanggang sa ako'y mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang aking katapatan." Hanggang dito na lamang. Maraming salamat mga bata. Miss pa!